Sa ating mga kabataan na nandito at nagsisimula po silang makinig ng sermon sa for adults at ang ibang mga kabataan ay nandoon na po sa kabilang side po. So tayo ay muling nagpapasalamat sa Panginoon sa umagang ito na tayo po ay dinako sa isang lugar upang ati pong makinig ang salita ng Diyos at sa umagang po ito ay magpatuloy po tayo sa ating pagtatalakay ng ating series about the Gospel of John. At nandoon na po tayo sa John chapter 17. At ang title po sa aking sermon sa umaga ito ay Understanding the Glory of God, the Glory of God the Father, the Glory of Jesus, and the Glory of the Believers. Understanding the Glory of God, of Jesus, and of the believers. No? Sa ating pong pagbabasa ng Biblia ay ang isang word po na mahirap talagang intindihin ay ang salitang glory or an glorification. So gagamit tayo ng mga verses at ang ating pong gamitin na mga verses ay matatagpuan sa chapter 17 ng John. Ang chapter 17 ng John ay isa sa pinakamagandang chapter sa Bible at dito po ay ito po ay nananalangin si Jesus Christ. Mayroon pong isang tao sa history ng Kristiyanismo na significant siya sa pag-share ng gospel. Ang pangalan ng tao ito ay si John Knox in Scotland, no? At si John Knox ay doon sa kanyang deathbed, yung mamamatay na siya, tinawag niya ang kanyang asawa at pinabasa niya ang John chapter 17 kasi sabi niya, yun ang chapter ng where I cast my first anchor. Yun daw niya hinulog ang kanyang unang anchor, referring sa analogy ng barko na parang magiging stable ay naghuhulog sila ng anchor, no? Sa mga marino, kung sila po ay nasa sa daong na or sila ay hinahampas ng mga alon, ay ikakakas nila yung anchor. Ang sabi ni John Knox, pinabasa niya sa kanyang asawa during deathbed, ang John chapter 17 at sabi niya, doon ko kinast o itinali ang aking faith sa first anchor na to. Kung hindi nyo po kilala si John Knox, siya po ay isang matatawag nating significant ng figure ng Reformation at or Protestante sa pag-iintindi ng bawat isa kasi sa kapanahunan po ng about 1500s or 16th century ay nagkaroon po ng Reformation kasi na korap na po ang gospel na wala na during the Dark Ages, nakalimutan na at nagiging hindi na maganda ang pagka-present ng gospel at lalo nang hindi gumanda kasi nakakas na sila, nakatuon na sila sa kanilang good works and the ceremony of the church ang kanilang inaasahan sa pamagitan ng ang kanilang inaasahan sa kanilang salvation ay nakaangkla sa ceremonias ng church. So alam po natin ang history ng Reformation ay mayroong mga tinawag ng mga tao, sina Martin Luther, sina John Calvin, at ito si John Knox ay ito po yung parang narinig niya ang kwento ni John Calvin. At siya po yung nagsimula ng Presbyterian Church ng Scotland. No? Ang sabi nga niya sa Scotland, ang panalangin niya sa Scotland ay, "Give me Scotland or I will die." Ang ibig sabihin niya, ibigay mo sa akin ang Scotland na doon ako mag-evangelize, Panginoon. Kung hindi mo ibibigay sa akin yan ay mamamatay ako. No? At ito si John Knox ay, kung pumunta ka sa Scotland ay sikat na sikat. Ito siya, kasi even the drivers nung mayroon daw isang tourist na pumunta sa Scotland, ay tinuro niya ang bahay ni John Knox sa isang turista. Sabi niya, "This is the house of John Knox." Sabi ng turista,
Who is John Knox? Sabi kasi ng turista, hindi niya kilala si John Knox eh. Ang sabi ng driver, are you not reading your Bible? Kasi akala nung yung Scotland na yon ay si John Knox ay talagang naka-integrate talaga siya sa Bible. Pero wala naman talaga ang pangalan ni John Knox. Pero ang point niya, hindi mo ba kilala si John Knox na isa yan sa mga ginamit talaga ng Panginoon upang ma-reforma ang ating pananampalataya, that we are saved by grace through our faith in the Lord Jesus Christ only. No, yun ang kanyang pananampalataya at tinatawag yan siya na parang Puritan na Puritan talaga. Kasi alam po natin ang history po ng Reformation at saka Catholicism ay mayroong isang king sa England, no, si yung the fifth, no, Henry the eighth. Mayroon siyang dalawang anak sa iba't ibang babae, si Queen Elizabeth I at saka si Mary Tudor, no. Itong Queen Elizabeth to na kamamatay lang, mayroon pang Queen Elizabeth I din, no. At si Henry the eighth ay ano siya, siya nagsimula ng Anglican Church of England. Kaya kung makarinig kayo ng Anglican Church of England, siya yung parang nagkasama din siya sa nag-protest doon sa Catholicism. At sa history ng mundo ng Reformation, pag kung sino yung hari or queen ng England, halos yung mga tao doon, kunyari si Queen Mary ay Catholic siya, lahat dapat doon ay magiging Catholic. Kung hindi ka magiging Catholic ay papatayin ka. Masama mapakinggan ang history ng conflict nitong Protestant at saka Roman Catholicism. Pero ito talaga, kung sino yung hari doon, ay magiging kalaban nila yung mga agent sa kanya. No? Ngayon ito si Queen Blanc, tawag nito si Queen Mary na kapatid ni ano ni Queen Elizabeth, kasi nung namatay si Queen Mary, si Queen Elizabeth na ulit nagbalik na ulit sa Reformation o sa Protestante. So ang point dito ay para lang makita yung history. Pag sino yung queen, lahat ng hindi agree doon sa kaniyang pananampalataya ay papatayin yan, no? Masamang pakinggan, no. So kunya Protestante, mga Katoliko, i-outcast yan, no? Depende yan. Ito si Bloody Mary ay nung naging queen siya, ang mga lahat ng mga Protestante, pinapatay niya. Pinapatay niya. Pag against sa kanya, pinapatay niya. Alam po natin, ang Scotland ay malapit lang yan sa Britain. In fact, Great Britain ngayon yan. Ang sabi ni Bloody Mary o Queen Mary, I am afraid of the prayers of John Knox rather than my army, big army. So ang sabi ni Queen Mary, mas takot pa ako sa panalangin ni John Knox kaysa mga army ng mga kalaban ko. Ibig sabihin, ganon ka tibay ang panalangin ni John Knox na grabe siyang manalangin. So nung deathbed niya, tinawag niya ang kanyang asawa at sinabi na, read the chapter 17 of John. Tapos pagkatapos niya, nanalangin siya sa mga parang mga mananampalataya sa lahat ng taga Scotland at doon siya namatay. What is my point? Ang point no na dinidiin ko dito, ang John chapter 17 ay napakagandang chapter sa ating Bible and I hope na mapaliwanag ko sa inyo ngayon kung anong kahalagahan ng John chapter 17 sa ating mga buhay at sa ating pananampalataya. Because this is the chapter na nagpray si Jesus Christ para sa kanyang sarili, para sa kanyang 11 na apostles, at para sa mga incoming believers kasama tayo doon. No? Uulitin ko, John chapter 17 is the prayer of Jesus Christ habang papunta siya doon sa Garden of Gethsemane, kasi doon sa Garden of Gethsemane, nag-pray pa rin siya ng sandali,
At doon siya hinuli kasi doon siya hinuli ng mga Roman soldiers. At alam po natin, sa sunod na mga araw ay siya ay namatay, no? So, yun po ang konteksto dito. Sila ay naglalakad papuntang Kidron Valley, papunta sa Gethsemane. Ito yung siguro may stopover at nag-pray si Jesus Christ. So, ang ating pong pag-usapan dito ay ididiin ko sa understanding the glory of God the Father, of God, understanding the glory of Jesus Christ, and understanding the glory sa ating mga believers. Kasi itong John chapter 17, lahat ng mga palibanag ng mga taong nagdedepensa na ating salvation ay by works, ay dito po sila talaga mahihirapan o hindi nila matalo talaga ng ating salvation ay ginawa talaga ni Jesus Christ yan at yun ay regalo sa ating mga tao. So, tayong lahat ay tumayo. Buksan natin ang ating mga Biblia sa John chapter 17. Babasa lang tayo ng 1 to 5 at sa iba na natin pagkakataon kung babasahin yung ibang mga teksto. John chapter 17 verse 1 to 5. Ang subtitle po sa akin dito ay Jesus prays for himself. This is a New King James Version. Jesus spoke these words, lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son also may glorify you. As you have given him authority over all flesh, that he should give eternal life to as many as you have given him. And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. I have glorified you on the earth. I have finished the work which you have given to me to do. And now, O Father, glorify me together with yourself, with the glory which I had with you before the foundation, before the world was. Tayo muna'y manalangin. Panginoon naming Diyos, naming Ama, kami ay muling nagpupuri at nagpapasalamat na mayroon kang iniwan na yung mga salita galing sa Biblia, nakaprint o nakasulat sa aming mga Bible na ipanipaliwanag mo na ikaw talaga ang aming source of glory at ikaw ang glory sa buong mundo, Lord. I-bless mo ako, Lord, sa aking pagsasalita upang maipahayag ko po, Lord, yung mga salita mo, Lord. Ganon din sa lahat ng mga tao makikinig, ikaw din po, Lord, ang magabay at magbukas ka ng puso, isipan upang maintindihan ito. Salamat muli at dalangin namin ito in Jesus' name. Amen. Tayo po'y makakaupo. Ang chapter 17 po ay kung titingnan natin ang mga words dito na palaging sinasabi ay makikita natin palaging ang words na a word na glory, glorification, God sent, Jesus Christ was sent by His Father. Yun nandun yung parang yung unification ng ating united dapat tayo sa God the Father at ang higit sa lahat yung work talaga ni Jesus Christ na yung parang pinaka-ultimate talaga yung kanyang mission accomplished na mag-glorify ang God the Father, mag-glorify si Jesus Christ at tayo po ay mag-glorify, no? Ang glory po ay, kung titingnan natin sa ating pagkakaunawa, sa ating mga sermon, mayroon po tayong justification, mayroon tayong sanctification, mayroon tayong glorification. No? Ang justification ay, those who believe on the Lord Jesus Christ will be declared righteous by Father, even though we are not righteous, but because of the righteousness or katuwiran ni Jesus, we are declared righteous. The sanctification side is we will be transformed or will be separated from the evil world and then put into a place where we will be transferred from glory to glory. Dahan-dahan tayong papuntahin doon sa glory ng Panginoon or the image of God. And ang ating understanding about the
glorification sa ating simpleng pagkakaunawa will be transformed, our unglorified body will be transformed into a glorified body prepared for our doon sa magdidwell tayo doon sa kaharian ng Panginoon. Yun lang po ang ating understanding na glorification. Pero ang glory po ay isa sa pinakamahirap na salita sa Bible. Kasi even doon sa ating sinabi, we find our glory in the power of the cross. No? We find our glory in the power of the cross. Mayroon pong glory na nakikita sa manifestation sa ating mga buhay na makikita yan. No? And in fact, doon kay Moses ay napakita yung glory ng Panginoon because of the light, yung parang light na nagre-reflect sa kanyang mga mukha. At yung glory na yun ay nag-fade. Kasi nung umakyat si Moses doon sa mountain ay nag-encounter niya ang God at nag-reflect yung glory sa kanya. Nag-reflect yung glory sa kanya, sa kanyang pagbaba, hindi matingnan ng mga makasalanang Israelites, natatakot sila, kaya tinalakbungan ni Moses ang kanyang mukha upang hindi matakot yung mga Israelites kasi nagre-reflect yung glory ng Panginoon sa kanyang mukha. Ngunit ang glory na yan ay nag-fade, nawawala nang wawala. No? At kung titingnan natin ang glory no nakita ni Isaiah doon sa na nakaupo ang God doon sa throne, nakita niya ang glory, kaya sinasabi niyang holy, holy, sinabi ng mga angels na holy, 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 the God of glory, no? At si Isaiah ay parang sabi na, woe in me, walang-wala ako compared sa glory of God, no? At mayroon tayong famous na, no, na verse na palagi nating ginagamit during evangelization, for all have sinned and fall short of the glory of God. Kung titingnan natin yung glory ng parang light, no? Kasi minsan mayroon sa mga ano na lumalabas yung glory ng Panginoon, light, lighten. One of the manifestation namang, ang ibig sabihin ng manifestation, yun yung magpapahayag ng glory sa environment, no? O glory sa atin, no? Pero ang pinaka-meaning ng glory ay yung intrinsic glory talaga ng God, eh, yun yung kanyang holiness, yung kanyang righteousness, yun yung kanyang pagka-sovereign, yun yung kanyang pagka-makapangyarihan talaga, no? Kasi ang Greek, ang Hebrew word po ng glory ay kabod. Kabod, no? Yun ang kabod, ang from meaning ay heavy. Heavy, kasi kabed is heavy, kabod is mabigat. Kaya yung mga hari, nagsusuot sila ng mga magagarang damit, pabigatan yan. Palakihan ng ano, yung, ano tawag doon? Kapa, no? Kasi para makita silang mabigat sila. Kasi kung mabigat, mataas ang glory, di ba? O kaya kung mayaman ka, hari ka, mayaman ka, mataas yung glory mo. Sabi, bigatin itong kapatid ko o bigatin itong kaibigan ko. Yun ang doon ang nagsisimula yung bigat. Glory yan eh. Pero ang God na glory ay nandun yung sovereignty niya, yung makapangyarihan niya, holiness niya, righteousness niya, yung kanyang love, nandoon lahat ang glory na yan. Kaya sabi ko, napakahirap intindihin itong glory na to kasi nagbabago from time to time, depende sa pagkagamit ng word ng glory, habang tayo nagbabasa ng Biblia, nagbabago yung meaning ng glory. Pero ang point na ibibigay ko dito, ang God ay mayroon siyang intrinsic glory na banal siya, makapangyarihan siya. Ngayon, ang tao ay nagkasala, makasalanan siya, at hindi siya makaabot sa glory ng God, no? At mayroon pang isang tao na si Jesus Christ, God na nagkatawang tao, nandun din yung glory niya. So medyo nalilito yung mga tao. Sino ba talaga ang glory, no? Siguro maintindihan natin yung glory ng God, ang makapangyarihan niyan, banal yan, walang makakalapit niyan.
Sa ating mga Kristiyano, maintindihan natin yan. Hindi natin pinapababaan yung glory ng God. Talagang kung maintindihan natin by the help of the Holy Spirit, talagang mataas na mataas yung God. Mataas na mataas yung God na hindi tayo nakakaabot talaga doon. Ngayon ang tao din, kung naintindihan natin, mababang mababa na walang glory. Ngayon, ang pinaka-problema ng buong mundo o sa ano, how can you reconcile kung maintindihan yung napakataas ng glory ng God at napakababa yung glory ng tao? Fall short of the glory. Ngayon ang solusyon, si Jesus Christ, with the same glory of God, pinadala ng God sa atin, and whoever believes on the Lord Jesus Christ, ma-reconcile yung glory. Ang problema natin, minsan hindi natin maintindihan yung glory na nandun kay Jesus Christ kasi minsan binababaan natin. May mga relihiyon na sinasabing tao lang. Ba? O kaya God na mas mababa kay kunti kay si Jesus Christ ay God pero maliit lang na God, kunti lang yung glory niya. So, doon tayo naku-confuse. Kung hindi natin maintindihan talaga yung glory na yan, malilito tayo at ang dami nating mga teolohiya na tayo maliligtas kasi tayo magsusunod sa mga batas at tataas yung ating glory. Ganun lang ating pananaw o kaya dadagdagan natin ng seremonyas para madagdagan yung ating glory at makakalapit tayo. Yun ang problema. Ngayon dito sa, kaya sinasabi ko dito sa chapter 17, ito yung pinaka-ultimate talaga na ma-erase yung pananaw nyo na you are saved by your works. Dalawa lang kasi ang sinasabi nating relihiyon sa mundo. It is either you are saved by your works plus your faith or talagang you doon talaga sa divine accomplishment of Jesus Christ. Ang point ko doon, hindi tayo magtitiwala sa atin, kundi i-focus natin sa divine accomplishment of Jesus Christ, who is God. Ngayon, ipoprove natin dito sa ating binabasa. Hindi ako magpoprove. Ati lang babasahin at titingnan nyo, based doon sa aking framework, na binigay, kung makuha natin ang gustong ipahiwating ni Jesus Christ dito. Sabi ni Jesus Christ, Jesus spoke these words, lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour has come. Anong ibig sabihin ng the hour has come? Ito na yung panahon. Tapos na ang aking mission, no? Hindi pa naman tapos ang mission ni Jesus Christ dito kasi bukas pa siya mamamatay. Pero in the eyes of God, in the eyes of Jesus Christ, finish na yan. Finish na yan kasi kunting oras na lang at saka wala na siguro siyang time na ipaliwanag sa atin kasi mamamatay na siya. Another naman yung sinasabi niyang it is finished. Pero ang point na binigay ni dito, Jesus Christ dito, tapos na. Kasi God siya eh, wala naman siyang time frame eh, di ba? Wala siyang time frame. Wala na. Pag nag-usap siya sa God the Father, wala silang time frame. Pag sinabi ni Jesus Christ, the hour has come, tapos na. Oh, yun ang point dito. The hour has come, glorify your Son, that you, your Son, also may glorify you. Napaka matalinghaga ito. Kasi, ibigay mo sa akin, God, ang pinakapapuri, ang pinakapangyarihan, at ibibigay ko rin sa iyo ang pinakapapuri at pinakapangyarihan. Ano ang puntos na sinasabi dito ni Jesus Christ? Pareho sila. Pareha sila ng katangian, pareho sila ng level ng God the Father at God the Son. Kasi blasphemy ito, kung sinabi ni Jesus Christ na glorify me, then I will glorify you. Parang, sino ka Jesus Christ kung hindi ka talaga ka-level ng God na magsabi niyan? Pero ang point dito na sinabi ni Jesus Christ, kasi may usapan sila eh. May usapan sila. As you have given him, also glorify you, as you have given him authority over all flesh, that he should give him eternal life as to many as you have given him.
So, dito natin makikita na mayroon palang inassign ang God the Father kay Jesus Christ na ililigtas, na ibinigay sa Kanya, at siya ngayon ay may kapangyarihan na to give everlasting life to these people na ibinigay ng God the Father. Pero ang point na ano dito, ang point as this eternal life that they may know you, the only true God and Jesus Christ, Him you have sent. No? Minsan ginagamit nila ito na si Jesus Christ ay hindi God kasi sinabi ni Jesus Christ, there is only one true God, no? You will know him, you know you, God the Father, the only true God. Pero si Jesus Christ, maraming mga verses na si Jesus Christ, the is exact replication, the exact representation of God. Kaya nga sabi ni John sa John 1:14, and the Word became flesh and dwelt among us, and we behold, or we saw His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So, siyempre ang mga Hebrews, talagang, ano yan eh, Elohim, he had only one God yan, hindi mo pwedeng two gods yan. Pero si Jesus Christ, ay we believe in Trinity, kaya nga dito sa John ay ini-emphasize nitong Trinity kasi we have God the Father who is equal with God the Son and who is equal with God the Holy Spirit. At dito po ay pinapakita na mayroon na silang economy of salvation, mayroon na silang assignment. Ngayon, paano makuha ng God yung parang ano nila, which is intrinsic talaga yan sa ating pananaw? And this is eternal life that they may know you, the only true God and Jesus Christ, whom you have sent. Kaya sabi ko sa aking una pa lang na nagsisimula ako sa John, walang makaka-dispute ng theology that God the Son was sent by His Father to save us from our sin. No? Ngayon, ito na ngayon yung pinaka-ano dito. I have glorified you on earth. Paano? I have finished the work which you have given me to do. Kung matapos ni Jesus Christ ang kanyang mission na mamatay siya para sa ating mga kasalanan at ma-obey niya lahat ng mga laws dito, yun na yung glory, mapufulfill na yung glory kasi they are one eh. Kung hindi mapufulfill ni Jesus Christ yan, failure silang lahat. Hindi lang naman failure si Jesus Christ lang. O kunyari, hindi niya na-save yung lahat ng pinasave ng God the Father sa kanya. Hindi lang ang failure si Jesus Christ, kundi silang tatlo. O the one true God in three persons, failure yan. So, wala na yung glory. Wala na yung glory ng God the Father. So, ang point dito mga kapatid, dito yan. We have to focus our faith talaga doon sa ginawa ni Jesus Christ talaga. Kaya nga sabi ni John Knox, that is the verse where I cast my first anchor. So kung kayo po ay gusto niyo talagang maitali kung saan tayo nakaangkla talaga, doon natin iangkla sa the finished work of Jesus Christ. Kasi without the finish of the work of Jesus Christ, walang glory ang God, walang glory ang Holy Trinity, walang glory ang si Jesus Christ. Ngayon, and now, O Father, glorify me together with yourself with the glory which I had with you before the world was. So Jesus Christ did not only have His glory kung ma-accomplish niya yung ginawa niya, but He has the glory before the world began. Jesus Christ was the lamb slain before the foundation of the world. Revelations 13, chapter 8, or verse 8, no? Something 13, no? Na si Jesus Christ ay nakaplano na yan. The lamb slain from the foundation of the world. And Jesus Christ has the glory the same kasi one lang naman sila before the world was. So hindi pwedeng si Jesus Christ ay kinreate ng God.
kasi mayroon pong nag-iisip na bigatin, no? Pagbigatin daw kayo, ipinanganak. So, wala pa si Jesus Christ noon, ipinanganak pa ng God the Father yan. Ang point doon ng bigatin, it is more on relationship. Just like Onesimus and yung kanyang master, na si Paul naging anak ni si Onesimus nung tumakas na slave. Sabi na, basahin natin sa 10 ng dito sa 10 ng ano to, before the Hebrews. Philemon 10. Sabi dito sa Philemon 10, I am sending Onesimus back to you, kay Philemon. I am sending him back, you therefore receive him, that this is my own heart. 10, saan ba yung 10? Mali. I appeal to you for my son Onesimus, whom I have begotten while in my chains, whom once was unprofitable to you, but now is profitable to you and to me. Onesimus is not a biological son of Paul, but tinawag ni Paul na si Onesimus, I have begotten Onesimus. Ibig sabihin, nagkaroon sila ng relationship with Onesimus and Paul. The same with God the Father in Psalms 2:7. Ang sabi dito, Psalms 2:7. Sabi dito sa Psalms 2:7, today, ano ba ang nakalagay dyan? Today, I have begotten you. 2:7. Sabi dito sa Psalms 2:7, today, ano nakasulat dyan? Sabi dito sa Psalms 2:7, I will declare the decree. The Lord had said to me, you are my son. Today, I have begotten you. This is not referring to biological sonship. Na ipinanganak, ang God the Father ay biological son niya si Jesus Christ. Hindi po biological son, but relational ang pagkakausap nito. Nagkaroon sila ng relationship. At si Jesus Christ ay magiging son kasi ang point doon, obedient yung son sa Father. So, nagkaroon sila ng relationship as father and son because Jesus Christ should obey yung anong papagawa ng God the Father sa kanyang mission. Yun lang point doon. Hindi ibig sabihin that Jesus Christ did not exist eternally. Jesus Christ as God existed eternally before the world began. Walang simula, walang start sila. So dito po ay pinakita ni Jesus Christ na He has the glory. Now, O Father, glorify me together with yourself, with the glory which I had with you before the world was. So mga kapatid, huwag tayong magiging ma-confuse kasi doon tayo nakaangkla sa work of Jesus Christ. At ang work of Jesus Christ, naka-connect yan kung sino si Jesus Christ. Kasi kung hindi God si Jesus Christ at hindi siya nagkatawang tao, walang kabuluhan yung kanyang, hindi masyadong significant yung kanyang pagkamatay. Hindi masyadong significant. Kasi kung God siya na nagkatawang tao, nagsakripisyo siya para sa atin, to reconcile us with God, very significant yan. Kasi ang problem ng ating how can we be reconciled with God without destroying the glory of God? Na ang glory ng God ay just siya eh. Kung sinabi lang niya ikaw napawalang sala ka na. Hindi siya just, hindi siya matuwid na kasi sabi niya every sin should be punished. Lahat ng mga kasalanan ng tao, paparusahan yan. It's either you will pay for your sin or somebody will pay for your sin. At kung if you believe on the Lord Jesus Christ will pay for your sin. That is, ang sabi ni Paul, Jesus Christ, God, the just
the just and the justifier of sinners. Paano niya ma-declare na righteous ang mga makasalanang tao na ma-maintain yung kanyang pagka-just or yung kanyang glory? Hindi pwede ma-destroy yan. Kasi kung ma-destroy yan, hindi na siya just. Pinatawad tayo. Walang nagbayad. Hindi siya just. No? Kaya dapat may magbayad. Kaya nga si Jesus Christ. Ngayon, doon pa lang sa prayer ni Jesus Christ sa kanyang sarili na glorify you God as I glorify me God, napapatunayan na natin na talagang si Jesus Christ talaga ang ating pag-asa sa ating kaligtasan. Ngayon, doon sa pangalawang aspeto naman, Jesus prays for his disciples, no? I have manifested your name to the men whom you have given me out of the world. They were yours, you give them to me, and they have kept your word. Now they know that all things which you have given me are from you. For I have given to them the words which you have given to me, and they have received them, and they have known surely that I came forth from you, and they have believed that you sent me. Doon ulit sa prayer ni Jesus Christ sa kanyang mga apostoles na 11, ay nagpapakita na Jesus Christ was sent by His Father. At ibinigay niya yung kanyang word. No? Dito ay mapapakita natin na si Jesus Christ ay, as a man, naghumble siya sa God the Father, na ang mga salita ay hindi galing sa kanya. Hindi galing sa kanya, kundi kung ano lang yung mga sinasabi ng God, yun na ang sasabihin niya sa mga apostoles. Sa ating mga preacher, this is a reminder to us na hindi tayo pwedeng magmamayabang, na yung mga sinasabi natin ay galing sa ating katalinuhan yan. Hindi tayo pwedeng magmamayabang kasi mayroon po ako, pinakausap ng God at ito yung sinabi. Hindi po pwede yan. Walang mag-iimbento ng mga bagong nakasulat doon before the foundation of the world. Yun lang ang ating sasabihin. Si Jesus Christ nga na God na siya sa kanyang man, hindi niya binago. Sabi niya dito, I have given them the word, no? Word, yung salita. At hindi galing sa akin. I have given them to them which you have given me, and they received them and have known surely that I came forth from you, and they have believed that you sent me. I pray for them. I do not pray for the world, but for those whom you have given me, for they are yours, and all mine are yours, and yours are mine, and I am glorified in them. Now I am no longer in the world, but these are in the world, and I come to you, Holy Father, keep through your name, whose name you have given to me. Mga kapatid, ang panalangin ni Jesus Christ, gagamitin niya yung mga apostol to spread the gospel to all nations. Ang pinapanalangin niya, hindi niya tatanggalin yung mga alagad niya doon sa makasalanang mundo kasi gagamitin yan to spread the word, no? At tinuruan lang niya ang mga alagad ng kanyang word, no? At naniniwala sila. Kaya nga ang mga apostol, hindi pwedeng magsabi ang mga apostol na hindi sila naniniwala na si Jesus Christ ay hindi pinadala ng kanyang ama. Kasi sabi ni Jesus Christ dito, they believe that you sent me. So, malinaw na yung 11 apostles na yan, and even Paul, kasi kinausap yan si Paul sa road to Damascus, and spend pa siya ng 3 years doon sa Arabia, no? Kinausap na ganyan na ang theology talaga, pinadala talaga si Jesus Christ dito para sa kanyang mission. Dapat nakabaon yung ating pag-iisip talaga na pinadala talaga si Jesus Christ kasi hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Ngayon mga kapatid, ito ang gusto kong emphasize sa inyo na hindi tayo tatanggalin ng God dito, no? Although yung mga apostol ganun din, hindi tayo tatanggalin. Kaya nga tayo po ay makaranas din ng mga persecution, tayo ay makaranas ng mga pagsubok, tayo makaranas ng mga decision making. Ang isang naisip ko dito sa decision making, no? Kasi minsan may mga theology po na
Ah, yung company na yan ay hindi ako bibili ng ano diyan ng pagkain diyan. Bakit hindi te bibili ng pagkain diyan? Kasi sila in favor sila sa hindi natin pabor, no? Halimbawa, mayroong isang company na in favor siya sa LGBT. Tayo hindi tayo in favor sa LGBT principles, di ba? Sa mga ginagawa nila. Tapos mayroon tayo naman nakita isang store na in favor siya sa LGBT. Ano ang desisyon natin? Di ba tayo bibili doon o bibili tayo doon? Ang desisyon natin doon, pwede tayong bumili doon. Kasi kung hindi tayo bibili doon, wala na tayong makain sa mga susunod na mga panahon. Kasi lahat ng mga organization ay mayroon silang maglilin sila doon sa evil. So kung ituturo natin ng church dito ay huwag tayo magsuporta diyan sa entity na yan kasi in favor sila sa LGBT. Eh kung lahat na napagkain ay establishment ay in favor na sa LGBT, sa tayo kakain? At hindi mo nga alam kung anong ginagawa ng nagpapagas ka diyan sa may Caltex. Tatanungin mo ba in favor ba kayo sa ano? Ang sabi dito, hindi tayo tatanggalin dito. Kaya huwag ka nang magiging huwag ka nang masyadong tanong-tanong ka pa. Huwag ka na magtanong. Kumain ka na. Pag nagpiesta, kain. Anong tanongin nung inalay niyo ba to sa mga santo? Inalay lahat 'yan eh. So, wala na tayong makain, no? Itong dugo, bawal. Huwag ka nang tanongin. Pag ayaw mo kumain, huwag ka nang magsalita. Kain kung kain, may puto, dinuguan, kain. Diba? Kasi nandito tayo sa world, hindi tayo pwedeng magiging, bawal. Ano yan eh, dapat hindi ko naman sinasabing walang bawal ha. Yun ang point ko doon. Ang dapat ang madiin sa ating, nakatuon tayo noon sa glory ng God. Ngayon, paano natin ma-resolve yung mga good works na yan? Dito tayo sa pangatlo, kasi pinapanalangin din tayo ni Jesus Christ. No? Mahaba kasi yung sa apostol, pero kulang na tayo ng oras. Basahin nyo na lang yan, kung anong mga nakakonteksto dyan. Pero ang pinaka-point doon, Jesus Christ was sent by His Father, hindi aalisin ang mga apostol kasi gagamitin sila na magbabahagi ng salita ng Diyos at makakaranas sila ng mga persecution. Ngayon dito tayo sa huli, Jesus Christ prays for all believers. I do not pray for this alone, but also for those who will believe in me through the word, no? Through their word. Kaya nga, sino yung word? Through their word. Through the word of the apostles. Kaya nga doon sa ating Philippians 2:20, Ephesians 2:20, ang sabi dito, kasi ang ating foundation ay ang mga apostol. Hindi tayo mag-invento ng ating sariling theology, no? At huwag tayong mayabang na sa Pilipinas ang unang naka-discover. Yung foundation. Now therefore, you're no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God, having been built in the foundation of the apostles and prophet Jesus Christ Himself, being the chief cornerstone, in whom the whole building being fit together. This is in Ephesians 2:19. Mga kapatid, hindi tayo pwedeng magmamayabang na tayo po ay naka-invento ng ating theology dahil sa ating kaalaman, no? Ang ating basihan ay sabi ni Jesus Christ, salvation is of the Jews. Tayo mga Gentiles tayo, hindi tayo pwedeng magmamayabang sa mga Hudyo kasi nagsisimula sa kanilang oracle o salita ng God at doon talaga ibinigay ang mga batas na holy na law, doon din ipinanganak si Jesus Christ sa mga Hudyo. Hindi tayo pwedeng mag-invento ng sarili nating theology at magmamayabang tayo, ako po'y kinausap ng God at
hindi ko na, ano, kasi directly akong kinakausap. Hindi po pwede yan. Kasi ang sabi ni Jesus Christ, believe me through their word. No? Sa pamagitan ng mga salita ng mga apostol na nakasulat dito. Ngayon, hindi rin tayo pwedeng maging red Bible, kasi di ba mayroong mga red na only daw, mas mataas daw yung mga sinasabi ni Jesus Christ sa mga apostol. Hindi rin ang ating theology na yan na i-compare natin, sabi natin, ay sinabi ni Paul yan, mas mataas ang sinabi ni Jesus Christ. Hindi po. Kasi ang Bible niyan ay, ang ating ay whole, buo. Hindi tayo mamimili na mas mataas si Jesus Christ. Although sa level, mas mataas si Jesus Christ. Pero sa ating theology, hindi natin sabihin na mas mababa kasi sinulat lang ni Peter, sinulat lang ni Paul. Dito ay sinabi ni Jesus Christ, mas mataas ito. Hindi po pwedeng ganon. Kasi ang Bible ay, buo yan eh. So, yung dapat, kung anong sinulat ni Paul, the same level yan sa sinabi ni Jesus Christ na sinulat ni John. Hindi pwedeng ganon. Kasi sabi nito, they are that they believe in me through the word and they all may be as one as your Father are in me and I in you that they may also be one in us that the world may believe that you sent me. So ang panalangin ni Jesus Christ, mabalik sa atin yung glory na magiging righteous tayo, magiging unblemished tayo, no? Kaya nga ang pinaka-struggle ko talaga doon sa Ephesians 5 nung binasa ko na ang church talaga ay unblemished talaga, no? Walang kulubot, walang wrinkle. Sabi ko, paano kaya ito mangyayari? Talaga bang magiging malinis ba talaga kami? Na tayong mga Kristiyano, malinis talaga tayo. Yun ang panalangin ni Jesus Christ. Kasi we cannot be really reconciled to God. Paano talaga, napakalaking question talaga yan, na paano mapagdugtong ang banal na God, na holy God, na glory, perfect, tapos si Jesus Christ na perfect din, paano talaga ma-reconcile yung makasalanang tao? And the answer is Jesus Christ, kasi nga siya nga yung magkukonek sa atin, sa God. Kaya nga, pinapanalangin tayo na, sabi ni Jesus Christ, I in me, that they all may be one, as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me. So mga kapatid, paano natin mapapakita sa talaga na tayo po ay nagiging Kristiyano? And the glory which you give me, I have given them, that they may be one just as we are one, I in them, and you in me, that they may be made perfect in one, and that they the world may know that you have sent me and have loved them as you have loved me. Mga kapatid, tayo po ay maniniwala with faith na talagang i-reconcile talaga tayo sa God at talaga tayong makakalapit talaga tayo sa God. Not because we are righteous, but because of the righteousness of Jesus Christ. Kaya very impossible talaga yung salvation is by works. Very impossible yan. If you read John 17, very impossible na maliligtas ka sa sarili mong gawa. Kasi paano mo maabot ang glory ng God kung ikaw lang, maski pa magpabautismo ka ng 50 beses, maski mag-Bible study ka ng 150 times day, maski mag-communion ka, hindi mo maabot ang glory ng God. We are fall short of the glory of God. The only way talaga na ma-reconcile tayo sa God is because of Jesus Christ. Because of the work of Jesus Christ talaga, yun talaga ang pag-asa natin. Ngayon, siyempre, sabi ni Jesus Christ, that the world may know that you have sent me and have loved them as you have sent. Father, I desire that they also whom you give me, tayo pala ibinigay ng God the Father to God Jesus Christ as a bride, may be with me where I am.
No? Pangako yan ni Jesus Christ. I go to the Father, I go to my Father's place, and I prepare a place for you. And if I pray, and if I go and prepare a place for you, I'll come back to you and receive you to myself, that where I am, there you may be also. That is the promise of God, that where Jesus Christ, the believers will be also with him. No? Sabi dito, that they may behold my glory, which you have given me, for you loved me before the foundation of the world. O righteous Father, the world has not known you, but I have known you. And they have known that you sent me. And I declare to them your name, and they will declare it, that they love with which you love me, may be in them, and I in them. So mahirap maintindihin to. You in me, I in them, they in us. Basta ang ano doon, mahirap ma-English to. God in Jesus Christ is in Father, tayo ay na kay Jesus Christ, tayo na kay God, si God ay nasa atin. Mahirap maintindihin yan. Ang point doon, we will be reconciled with God because of the work and person of Jesus Christ. You have to understand this one. You have to understand this one. Hindi tayo talaga pwedeng makalapit sa God. With our good works, we can only come to God and be joined with God with the work of Jesus Christ and who is Jesus Christ. Kaya nga, dapat malinis na malinis ang ating pagkakaunawa. Kung sino si Jesus Christ sa ating buhay, siya ay true God, siya ay nagkatawang tao, pinadala siya, ngayon ay may glory siya, exactly the same as God the Father. And si God the Father ay nasa atin, na kay Jesus Christ, si Jesus Christ ay nasa kung anumang combination yan, basta ang combination yan, in the end, tayong lahat ay magsama-sama kasi nga ibabalik ng God ang glory natin sa atin na makasama natin with the Father. No? Ngayon, habang nandito tayo, siyempre, hindi tayo perfect. Pero mayroon tayong utos na sanctification na we will be transformed from glory to glory until such time na bumalik na talaga si Jesus Christ at maibalik na yung tunay na glory. Ngayon, yun na yung ating pag-asa talaga na we will be totally saved. We are now saved. We are now declared justifically saved. We are nakatakas na tayo sa pagkagapo sa atin ng mga kasalanan through sanctification. Inilipat na tayo at sa kalaunan po ay bibigyan niya tayo ng glorified body na makasama natin siya sa mundo ito. Sa eternal life. Bilang pagtatapos po, kung tayo po ay nahihirapan sa ating pagkakaunawa ng ating theology, kung ano po ang inyong makakausap, kasi marami talaga tayong nakakausap na tayo ay magpakabait, no? Tayo ay masunurin, tayo wala akong problema doon kasi dapat tayong masunurin. Pero ang gusto kong ipasok sa inyo na lahat yan ay bunga yan dahil binigyan tayo ng grasya ng Panginoon na mabalik yung glory sa atin at ginagawa tayong representative dito. Hindi din tayo pwedeng magmamayabang sa ating mga kapwa-tao na mas magaling tayo sa kanila. Mga kapatid, magpakumbaba tayo sa ating pagsishare ng gospel at we will only trust na ang God talaga ang magbibigay ng illumination sa atin. At I hope na kung kayo po ay magbasa ng John 17, katulad ng sinabi ni John Knox, please read to me John 17 because that is the word which I first cast my anchor, my first anchor. Dapat nakaangkla talaga tayo doon sa ginawa, kung sino si Jesus Christ, kung anong ginawa niya doon, at tayo po ay mag-believe sa Kanya talaga. Amen? Okay, let us all stand and let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, kami ay muling nagpupuri at nagpapasalamat na ibinigay mo ang iyong anak na si Jesus Christ, pinadala mo dito, Lord, upang iligtas kami sa aming mga kasalanan. Salamat, Lord, na kami, Lord, ay mayroong Biblia na ipinakita mo, Lord, ang iyong glory
glory ni Jesus Christ, and eventually, ibibigay mo rin sa amin, Lord, ang glory nito, Lord. Salamat muli, Lord, at alam po namin na ikaw din po, Lord, ang magpapaliwanag sa mga taong nakarinig o makakarinig nitong sermon to. Salamat muli at dalangin namin to in Jesus' name. Amen. God.